nakapagawa na rin ako ng home house tour. Buong bahay hanggang sa taas, tinour ko. Yun yung first vlog ko, exactly May 30 or May 31 this year. So, ngayon, dami kasi nag-request. Yung iba kasing bagong subscribers, mostly, hindi naman nila napanood na since super dami ko ng vlog. So, yun yung first vlog ko. Kaya, kaysa naman i-tour ko ulit yung buong bahay, I'm planning sana yon kapag nakapaglagay na kami ng Christmas decors. So, living home tour muna since medyo marami naman pwede pag-usapan dito sa living room. And medyo may mga nabago na din since nung May. So, before we start, I just like to remind everyone to please don't forget to subscribe to my channel. And like or follow my Facebook page, it's Roma So. Or follow my Instagram account, it's Roma_So. So, nung first house tour ko, nag-start ako from pagpasok ng door. Ngayon naman, para kakaiba, mag-start tayo dito sa stair. So, mayroon ako dito, Hypersia or tassel fern. Pero hindi ko na ito masyado ikukwento. Ikukwento ko na lang ito this Saturday or Sunday sa plant tour ko. Na meron na rin ako before. And yung link pala ng first house tour, ilalagay ko sa description below para ma-check nyo rin kung ano yung mga nabago. So, ayan, medyo two-story ito na parang townhouse style. Two bedrooms. Tapos, around 60 square meters. Ang dami nagtatanong sa first house tour namin kung ilang square meters to. Ang alam ko, 60 square meters, pa-straight siya, pahaba siya, kasama na yung garage door. So, dito sa stairs, isasama ko na rin ang binago ko dito. Before kasi, yung tiles dito, sa ganito, same dito sa apakan na parang orange tiles na hindi ko type kasi ang theme ng bahay is white, beige, gold, ganyan. So, nilagyan ko nila ng wallpaper. Ilalagay ko rin sa description below yung DIY or ano ba yung title nun? Stairs makeover. Ayan, wallpaper lang po ito. So, nilagyan ko rin sa description below. So, eto, start tayo sa mahiwagang electric fan. Ang dami na itatanong nito noon, saan ko nabili. This is an Australian brand, Ronson yung name niya. Nakita ko lang to sa Facebook Marketplace. At yung Facebook Marketplace na yan, isa pang ang dami nagtatanong. Makikita niyo yan, I'm using iOS kasi na phone. Makikita niyo ron meron sa gitna na parang yun yung marketplace sa lahat na magpo-post sa Facebook. Nag-search lang ako nito, copper or gold na electric fan. Nabili ko to for 3,500, mga ganon, last year. So, ang ganda niya kasi rose gold or copper yung shade. Bumagay siya sa bahay dahil nga I love gold. So, ayan. Pero meron na nito sa mga Lazada, not the same brand. Pero mas mura pa nga to, 527. I-check nyo na lang, may nakita rin kasi ako nung nakaraan. Tapos, dito tayo sa shelf ko. This is an IKEA Lerberg. Lerberg Teddy, Lerberg yung name ng shelf na to, na IKEA, around 1,650 or kung suswertihin kayo, makakita kayo ng sale na 1,200, mga ganon. Usually, ang mabibili niyo na ganito, plain white, plain gray, yellow, red, black, ganun lang. Ito, plain white yung binili ko and this is the smaller size. May mas malapad pa nito, mga 2,000 plus. At itong gold na to, at first, in-sprayan ko to. Pero, okay naman, brass effect yung ginagamit ko, Bosni K24 ba yun? Na brass effect. Itatry kong ilagay yung link. Pero, may ginawa akong ibang gamit dito, material, na sikretong malapit ko na. So, yun yung kaya ganito yung pagka-shiny. So, dito, this one naman, this decor, since I love gold nga, parang brush siya. Nabili ko rin to sa Facebook Marketplace. Sa Facebook Marketplace kasi, it doesn't really have to be parang online store eh. Ano lang to, yung mga parang minsan pre-love, ganon. So, minsan di ko na masabi yung ibang decors na kung sino yung seller. Kasi nga, parang pa-isa-isa lang din naman yung binibenta nila. Tapos, ito, yung mga plants, hindi ko masyadong i-highlight na kasi nga may plant tour ako sa weekend. Tapos, etong mirrors na to na hexagon, etong dalawa, pinaglagay ko siya dyan para mag-reflect, mas lumuwag tingnan. This is from Mandawi Foam. I'm not sure if meron pa sila nito. And this one also from Mandawi Foam. Mahilig kasi talaga ako sa decors or gold, tsaka sa Mandawi Foam.
Tapos etong basket naman, gold basket, nabili ko to sa Shopee or Lazada. Siguro mga, nung una-una kong bili, ang dami ko na ganito, mga 6 na yata. Unang bili ko nito sa, maganda siya metal, pero meron ako sa bathroom nito, medyo nagkakakalawang na, kasi nga, lagi nababasa or moist. Pero ito, bagong-bago, ito yung pinakabago. Around 600 plus to 1,200, depende sa size. Then, dito tayo sa etong DIY ko na sunburst mirror. Meron din tayong tutorial niya na DIY. Lalagay ko rin yung link below. Ako lang yung gumawa nito. These are all made of barbecue sticks lang na magandang klase. So, ayan. Lalagay ko yung link para ma-check nyo. Baka type nyo rin gawin. Tapos, eto yung favorite ko na bagong plant, si Philodendron Plomeniae. Tapos, ito yung sinasabi ko na isa sa mga nabili ko na basket na hindi ko na, pre-loved lang to, so hindi ko masabi. Ang dami nagtatanong kung saan ko nabili. So, ito, ayan. Itong buong, ano na to, itong buong, ano ba tawag dito? Parang, hindi mo siya patungan ng TV, pero console, parang ganun. Pina-custom-made ko to namin, pina-custom-made namin sa kakilala namin na gumagawa. This is made of plywood na makapal. Mga anong, ilang anong size ba to? 3/4? 3/4 na size. Pwede. 3/4 siya na size. Alika. 3/4 yung size niya. So, makapal siya talaga. Tapos mabigat. Then, pinasukatan namin ng mirrored. Ng mga mirror talaga. Medyo na-addict ako sa mirror. Tapos yung ilalim, tubular steel siya. So, ayan ang mga laman niyan. Mga gamit ko sa accessories na naka-eye slots, mga papel-papel, ganyan. Para hindi ako mahirapan na kumuha dun sa isang cabinet kasi may lalagyan din ako ng mga pang gamit sa accessories dun. Tapos itong kabila, ang laman nito ay shoes na mas madalas namin ginagamit pero hindi na magamit ngayon dahil hindi makaalis. Yan, tapos mga pangbahay na slippers. Yan yung mga pinasadya ko, kasarisalado na slippers. Ayan. Tapos itong sa taas, itong floating shelf na to, dati, gamit na namin to sa dati naming bahay. Nabili namin to, wood siya sa Home Depot or Tigas. Okay naman siya, kami rin na nag-install. So kung mapapansin nyo, itong pangalawa, may drawer to. Ilagay ng mga remote or something para sa TV. Before, hanggang dito lang yung TV na yan kasi dati 55 inches lang yung TV namin ang naglagay kami nito. So, ayan na yung maingay. Sinasabi ko naman sa inyo, tumichempo yan pa magbablog ako. So, sa mga bago nakanood, may construction po sa paligid namin. Tatlong bahay yata ginagawa. So, kasama na yan sa vlog ko. So, dahil nagpalit kami ng TV just last November ba yun? November last year na 65 inches. Sumagad na to dito. So, buti na lang may konting space, like mga almost 1 inch. Tapos itong, ano ba tawag dito? Soundbar. Dati nandito yan sa ilalim kasi nga 55 inches lang before. So, naisip ko na lang ipatayo dito. Tapos nag-install ako dito sa likod ng LED strip lights para may effect naman sa likod ng TV from Lazada rin. Ang mura-mura lang. Yun. Tapos, itong sa taas, ayan, naglagay lang ako dito ng mga something na plants, yan, si tassel fern. Tapos ito, kandila na hindi naman sinisindihan. Yan, mirror din, para same sa taas. Mga decor-decor. Then, saan ba tayo next? Dito tayo sa working table ko. Ang bigat na itong chihuahua. Grabe ka. Itong aking favorite na brass IKEA Forza lamp, ang tawag. Nabili ko rin to sa Lazada. Meron din sa Shopee, but I'm not sure ngayon kung meron pa. IKEA Forza lamp ang pangalan niya. F-O-R-S-A. Brass siya. So, ang ganda tingnan. So, siya yung pagka-gold niya. Then, itong round mirror na to, na this is 80 cm. Malaki siya talaga. So, sinadya rin namin na nakatapat dito sa working table ko. Para, kasi itong working table ko is really a console table. Nabili ko rin sa Facebook Marketplace. Meron akong ginawang desk tour. Ilalagay ko rin yung link below. Para i-check nyo yung mga nakalagay.
Ito yung mga nakalagay, mga pang-accessories ko. Parang working space ko kasi ito, parang office ko. Ayan, wallet na laging walang laman. Tapos basta yung mga kailangan ko lagi nandito, mga gamot-gamot, ganyan, mga pang-emergency na gamot, ganyan, dito ko nilalagay. Kasi ito yung parang reachable for me, dito ko lagi nakatambay. Especially before, nung wala pang ECQ na sobrang dami-dami pa talagang order sa accessories, nandito ko lagi. So, ito nabili ko nga to sa Facebook Marketplace. Hindi ko masabi kung sino yung mismong seller kasi paisa-isa lang naman yung binibenta niya. So, pwede i-search nyo na lang sa Facebook Marketplace is gold round mirror or wall mirror, mga ganong term. Kasi ito meron ako dito isang plant before, maliliit lang na plants nakalagay dito. Sa paligsahan kami ng maingay. Kanina wala yan eh. Kaya naglagay lang ako dito. This pot is from Garden Delights by Janet. Tapos ito, Ficus pumilang. So, gusto ko medyo isang plant lang para clear lang siya. Tapos, ito, white light lang to. Ayan, pag gumagawa ako. Tapos, itong royal blue ottoman na to. Dati, parang ginagawa namin itong center table. Apaka ng paa pag nanonood ng TV. Pero, sakto siya sa height kasi nito. Nung pinili ko to, wala pa tong ito, oh, yung asa na ba? Itong legs niya na gold, wala pa to dati. Bumili ako nito sa Lazada. Parang 400 plus yata per pair. 400 plus yata per pair. Tapos nakasagad lang kasi to sa baba. So, bumili na ako ng ganito. So, mas nag-issue siya yung effect niya na nilagyan ko ng gold. Then, itong sofa na to, ang dami nagtatanong nito lately. This sofa is from our home, Green Hills, doon namin nabili. Hindi ito yung original na niya na cushions. Ito yung original frame, medyo darker gray. Pero before, tufted din siya, nahiwalay na parang big pillows. Tapos ito direct, dalawang separate din na upuan. Kinaiba ko na kasi nabili namin to parang 3 years ago pa. O 3 years mahigit na, ganon. So, nagpa-custom-made ako nito. Ayan, isang buo ito na tufted. Tapos ito. Ang dami nang tatanong din sa akin na parang ang light ng color. So, especially may bata tsaka may aso, hindi ba dumudumi? Dumudumi po, ayan, ang dumi nga eh. So, ang style po dyan is, ano ba, sorry? Ang style po dyan is ang pinapagaw, ang requirement namin ng husband ko sa pagbili ng sofa, kailangan, syempre, neutral color, medyo hindi kami mahilig sa leather kasi para mas comfy gaan, ganyan. Kasi minsan natutulog ako dito, pag ganyan, araw, ganon. Is, pinagawa namin to na may zipper. So, isang buo to, nalalaban to lagi. Pag umibili kami ng sofa, kahit original, kahit hindi custom made, kailangan natatanggal, kailangan nalalaban. So, para madali, naka-schedule nito actually yung laban sa Friday. Bukas pala yun, or Lunes, ganyan. Kasi medyo madumi na siya. Kasi pag kumakain tong batang to ng chocolate, nalalagyan niya to. At pag ito ay nagdididila sa sarili niya. So, dalawa yan eh. Dati sinasapinan pa namin to ng tela. Nung ito pa, parang napagod na rin ako maglagay ng tela. At inisip ko, kami dapat na mag-enjoy dito at hindi ibang tao. So, ayan. Tapos ito, pinagawa ko lang to. Parang itong dalawa, 9,500. Pero yung original na sofa, nabili namin for... Naka-sale yun eh, magkano yung mga 21,000, mga ganon. Pero original price na is 26,000 plus. So, ayun, plus delivery, ganon. So, eto naman, super duper love ko tong canvas na to from Mandawi Foam. Malaki rin to, parang 160cm by 80, mga ganon. So, buti na lang napunta kami sa Mandawi Foam Kainta, which is yung biggest branch nila. Meron nito, nakita ng husband ko na may isa nito, talaga hindi na pinakawalan. Bit namin sa pinatabi ata namin kasi ang daming may gusto din. Tapos gustong-gusto ko yung details niya na mukha siyang stones, agate stones, which is a business ko kasi is accessories. And I use semi-precious stones. So parang feeling ko nag-match siya dun sa business ko, parang ganon. And at the same time, nag-match din siya sa team ng bahay, hindi siya magulo tingnan. Gusto ko kasi parang minimalist lang yung color. Although I'm not minimalist pagdating sa decors. Nakita niyo naman super daming decors. Pero hindi masakit sa mata. Kasi ang decor ko lagi pag nakikita ko ng gold ay akin na yan. Mine na yan. Kasi addict talaga ako sa gold decors. So, ito rin mga... Ito, itong mga frame na to.
from Robinson, ito Mandaue, Robinson, Mandaue, Mandaue. Nakadikit lang to para, tapos ang pinili ko rin pictures na ilagay is yung ang mga suot namin ay mga neutral colors lang, tsaka white ang background para hindi magulo tingnan. Tapos itong wall clock na to, from Mandaue foam din to, parang 900 plus yata or 1-1 ganyan. And ito, ako rin ang naglagay nito, yung para mirror tiles, from IKEA rin to, pero meron sa Lazada. Honfoss mirror ang name niya, Honfoss. Yan, so parang ginaman ko lang siya ng background ito. Kasi parang nakukulangan ako dito sa part na to before. So ayan. Tapos, hindi na ako malis dito. Tapos etong parang sunburst mirror din ito na gold, nabili ko lang dito sa Facebook Marketplace. Tambay ako ng Facebook Marketplace, kabisado ko mga nakapost dyan. So ang nilalagay ko lang, round mirror, gold mirror, ayan yung mga itatype nyo. Tapos eto ulit, obvious naman, favorite ko si IKEA Forza lamp na gold brass. Tapos itong lamp na to, nakita ko lang din to sa Facebook Marketplace. Isa lang ang binilan ko, nung tufted na blue, na royal blue na chair. Parang 2.5 yata to or 3.5, mga ganon. Tapos pinatanagyan ko na ng yellow light. Dati mababa lang to. Tapos naisip ko, since nagawa na ako nitong indoor vertical garden, meron din ako nitong 2 vlogs about this, yung ginagawa pa lang namin and yung vertical garden tour. Ilalagay ko rin yung link below sa description para makita nyo kasi hindi ko na rin ito masyadong ikukwento. Siguro sa plant tour na lang sa weekend. So, nilagyan ko na itong yellow light at nilagyan ko ito dyan na nakatapat dyan. Kasi plano ko, wala itong side table. Which is itong side table na to, mirrored yan. Pag ganun siya talaga yan, center table yan. Ito. Pero, hindi kami makapag-center table matagal na dahil itong baby namin ay accident-prone area. Kung nasaan to, may aksidente na gaganap. At bakal pa man din to, tubular. Ako din nag-design ito, tubular to. Tapos, mirror dito, tapos clear mirror dito sa ilalim. Pero ang ginawa ko, pinatayo ko na lang siya. Tapos, nilagyan ko na lang ng mirror dito na medyo sakto. Na mirror lang na manipis, ganyan. Para gumanda siya. So, hindi ko dapat talaga nito para mas ano ba tawag doon? Mas kitang-kita itong vertical garden. Pero naisip ko, kailangan ko ng lighting effect para drama-drama lang. Na para dito. Tapos nandito sa loob yung wifi namin, telephone, ganyan. May ottoman ako dito sa loob para hindi kita yung mga wirings, ganyan. Tapos meron akong kakabili lang na, ano ba? Kakabili lang na humidifier para dito sa indoor plants na napaka-controversial, maraming issue sa buhay. Pero okay naman, hindi ako nagsisisi, this is my pride and joy na project regarding sa plan na I'm super duper proud of this na nagawa namin to ng husband ko na hindi naman mamahalin yung mga plants dito pero ano to, anong nangyari sa'yo dyan, nakatabi. So, pero gumanda yung effect niya. Ang daming sabi, parang sa airport ng ganito, ang ganda-ganda. Especially this part, kaya dito ko tinapat yung yellow light para yung drama nandito. Tapos, itong curtain na to, ang dami rin yung tatanong. Napagawa ko to sa, pina-customate ko to para sakto sa baba. May una kami nandito na binili ko for 1,500 per panel. Tapos manipis yung tela para sheer lang. Pag naka-close to before, kita pa rin yung sunlight, nakakapasok pa din. Pero ito pina, mami ko na yata gumawa nito. Ito na to. Tapos, advice ko nga yung tip ko sa curtains. Ito dati, ayan o. Ayan yung butas. Dito lang, sakto lang sa taas ng window, yung talagang, ano yan, lagaya ng cortina. Pero kasi ang taas ng ceiling namin, high ceiling to eh. So ang ginawa namin, nag-drill kami ng separate, pinataas pa namin. Yun ang style para magmukhang high ceiling yung bahay nyo. Hindi yung itatapat nyo lang sa basta sa ano, sa... Kung kaya pang mas mataas pa, mas okay eh. And kung magpapagawa kayo ng cortina or bibili kayo ng cortina, i-check nyo na dapat sumagad dito sa ilalim na ganun. Hindi naman siya sumasayad, pero saktong-sakto para high ceiling tingnan. Kahit hindi kayo ganito ka-high ceiling, mas... tataas tingnan yung vertically yung bahay niyo. So ayun, ito pa ba ang kulang? Ah, itong bago lang nito, nakakapadala lang sa akin ni
Plant Dita. Lalagay ko rin yung link niya sa description below. Etong rattan, eto, this is a stool or plant stand. This one naman ay plant stand din. Saktong-sakto yung Raffles fern ko sa gitna. Hindi ko na nilagyan to ng plant kasi para habang nakahiga dyan, may patungan ng paa. Alam niyo na, para relax-relax type. So, ayun lang. And, yun pala, marami nagtatanong din. Kasi ngayon ko na lang na ano yung mga nagtatanong sa mga first vlog ko. Ano daw yung color ng paint ng bahay? Hindi ko rin alam. Pero it's not white. It's not beige or cream. It's parang off-white. Tama ba? Parang off-white. Parang medyo off-white siya. So, parang naging klase rin tingnan. Kasi minsan pag white, medyo iba yung dating. Siguro iba nga yung dating. Maganda nga yung naisip na pintura dito. And kung mapapansin nyo, wala kaming mga saksakan. Nasa ng saksakan? Saksakan yung saksakan. Saksakan ko kasi ng OC. Pati yung husband ko, OC na din. So, kung di ka taga dito, paano ka manonood ng TV? Hindi mo alam, no? Paano manonood ng TV? Hindi mo din alam paano kukunin yung TV namin. So, ang ginawa namin, itong pinagawa namin na to na console na magbababa, butas to sa likod. Pakita mo, ano? Paano ba yan? Butas to sa likod. Ayan. Lahat ng wirings, actually meron kaming taguan dito pero kakaayos-ayos lang, may lumaylay na wire. Dito yan isushoot. Tapos meron kaming extension na maraming saksakan. May on-off yan. So para kapag papatay mo yung TV, chok, kasama yung signal, internet, pati ito naka-on to. Isa lang yung source ng saksa at malinis. Malinis siya, ba? Diba? Tapos, o paano ka manonood? Di mo alam, TV lang yung nakana. Wala lang, ilib na ilib lang ako sa idea ko na yon. So, pati itong parang ano nang sa signal, nakapasok lahat yan sa likod. Butas tong, kaya actually, yun ang maganda kapag magpapa, what do you call that? Magpapa custom made kayo ng furniture. Matagal. Pero, hindi pa ganun kagastos eh. Kasi minsan, mas maganda pa yung custom made. Kasi nakukuha mo yung tamang sukat, tamang design, tamang size, tamang materials na gusto mo, matibay. Kasi karamihan ng mga furniture ngayon na affordable, parang gawa sa lawanet or MDF na wood, which is napakadaling malusaw or napakadaling masira. Karamihan ng furniture namin na pinakustom made, plywood siya talaga. So, ang bibigat. Tapos, hindi man yan kamahal. Eto, magkano lang nagastos namin dito, mga 10,000 kasama yung labor tsaka materials. Ang mura noon, saan ka makakabili ng 10,000 na mirror na ganyan, di ba? Although the quality is not that perfect compared dun sa pagbibili ka sa mga malls, ganyan. Pero, okay na siya. Tolerable naman yung mga flaws. Normal lang naman na may flaws. So, okay lang. So, yun guys, ang liit lang ng living room namin, as in, pagpasok mo ng pinto, eto na. Diba? Before, meron pa ako ditong chair na malaki. Nandiyan ko na sa dining. Kasi, eto nga, naglagay din ako dito. Tsaka parang nabablock niya yung liwanag before. So, ayun lang. Eto lang yung, eto na yun. Eto na tong makulit na to. Ginagawa kong asawa. So, ayun na. Thank you so much for watching. And in the next natin siguro, gusto ko talaga mag-house tour ng buo. Pero plano ko na kasi maglagay ng Christmas decors by October. October kasi talaga ako naglalagay ng Christmas decors. Para, alam niyo na, lalo may bata, gusto na nga ng baby namin, maglagay na ako ng Christmas tree. Na hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Dahil before, nandito yung Christmas tree. So, alam naman, lagyan ko ng Christmas tree to. Eh, diba? Ito na yung parang focal point ng living room aside dito sa my TV part. So, abangan nyo na lang, baka i-share ko rin kung paano ko ikakabit yung mga Christmas decors. So, yun guys, thank you so much and sana magkita-kita tayo tomorrow kasi Friday is plant whole day. Then, sa Saturday or Sunday, baka i-vlog ko na yung plant tour kasi yung updated plant tour. Kasi, nag-plant tour na ako before ng mga first few vlogs ko, I have 50 plus plants pa lang nun. Kasi marami na po talaga akong plants before pa. Kahit hindi pa ako nagbablog, plantita na talaga ako. So, ngayon, I have 130 plus plants na and counting. So, ayun. Thank you so much, guys. And
Sa mga may questions dyan, kung saan nabili ito, saan nabili yon, just comment down below kung meron ako maipapadala na link. Ilalagay natin, pero kung wala, sorry po, inuunahan ko na. Karamihan naman, nilagay ko kung saan nabibili. So, check nyo rin yung mga link ng desk tour, first house tour, vertical garden tour. So, ayun guys. And, so yun, please don't forget to subscribe. And God bless!